Don't forget to like and subscribe. You know, bago. Yan. Pinsan, ano, ang sarap ba? Enjoy. Enjoy sa farm ko. Woo! Meron ka ng farm, may resort ka pa, may restaurant, may hotel. Meron ka pang adventure ride. Stig. Diretso na tayo Laguna, Insan. Yan. Oh, lilipat. Ikot-ikot. Okay. Yan. So, dito naman tayo pupunta sa kanilang aquaculture. Siyempre, yung mga inaabangan ng maraming mahilig sa isda, ang circular tank. Makikita natin at makakapanayam natin ang kanilang expert technician pagdating sa aquaculture. Yan, oh. Huling-huli sa akto, nagbibihis pa. And, wow! Laki. So, papakilala muna natin si Kuya Ryan. Sir Ryan, ilang years ka na dito sa farm ko? Bali, kami yung nag-start kasi rito sa farm ko. Magto 2 years na. 2 years? Oo. And sa span ng 2 years, gaano karaming circular pond na yung inyong sinetup dito? Sa dito sa 20 meter pond namin sa portable, meron kaming 6 na circular pond. Tapos doon sa dory namin, yung 30 meter pond namin, meron kami 14 ponds. Wow. Total? Total of 20 ponds na circular. Na ganito kalaki. At gaano kalaki yung radius nitong circular pond? Ito 20 meter. 20 meters. Ilang kotse pwede mo ilagay? Siguro kasi mga 6. Wow. Sir, yung kotse mo, diretso mo na. Ayan. So ano-ano naman ang mga alaga, siyempre? Dito sir, sa ganitong setup namin, naka aeration kami ng suspended aeration. So magamit kami ng beneficial bacteria. Nag-introduce kami sa pond. Tilapia yung kinukulture namin dito. So ang stocking density namin, intensive 100 pieces per square meter yung stocking density. Grow out period namin tumatagal ng 4 to 5 months. Okay. 5 months is maximum na pwede ng harvest talaga. Oo, yung 4 months namin, nagtitin out na kami. Tapos yung remaining na stocks, pinupull harvest namin ng 5 months. Sir, para sa mga bago pa lang sa kanilang bago, first time nakakita ng ganitong sistema, anong tawag sa ganitong way of aquaculture? Ito kasi yung tinatawag namin na bioflux technology. Pero parang ine-enhance pa namin kung ano pa yung pwedeng idagdag para mas mapaganda yung water quality at mas mapaganda yung production namin. Gumagamit lang kami dito ng mga probiotics, vitamins and other minerals para makontrol namin yung water quality. Ayan. So pagdating naman sir, yung comparison sa old ways, no, tsaka dito sa bagong sistema na to, ano yung difference ng growth ng tilapia or ng mga alagang isda compared sa nun sa mud pond tsaka sa ganitong circular pond? Regarding sa growth, depende kasi siya sa pag-aalaga. Kung sa traditional pond, umaabot sila minsan ng 6 to 8 months. Napakain ako sir. Sige, sagutin mo lang sir. Umaabot na 6 to 8 months yung grow out period. Pero dito kasi sa amin, kinokontrol na namin yung feed rate nila, yung daily feeding requirement. Minomonitor namin yung average daily weight nila, average daily growth.
nakikita na namin doon kung gaano tumatagal. Kaya na-expected na kagad namin, bawa 4 months, nasa 250 grammers na yung karamihan dyan, magti-thin out na kami. Okay. Mas napapaigsi namin yung ano, mas napapaigsi namin yung grow out period. Mm-hmm. Kasi mas mabilis silang lumaki. Mas mabilis silang lumaki kasi mas controlled mo yung tubig, mas nabibigay mo sa kanila yung nutrients na kailangan nila. Mm-hmm. Yan, so speaking of water, nakikita ng mga viewers natin ngayon, ang labo ng tubig, kulay burak, may lumot. Meron bang effect yan sa lasa ng iyong tilapia or isda? Wala, sir. Mm-hmm. Kung ano, itong tubig na to, kahit ganyan yung kulay niya, hindi siya madumi. Kung makapansin nyo, kahit amuyin nyo yan, Amuyin natin. Sige. Oo nga, no? Hindi siya actually amoy burak. Prepa ko nga ako ng tabo. Tama, ano? Wala. So, ganyan. Surprisingly, no, I was expecting may amoy siya. Oo, kasi ano, yung wala. Tubig namin, puro ano na siya, beneficial bacteria na yung ano niya. Mm-hmm. Yeah. Kino-convert niya na lahat ng waste. Sir, baka painom mo sa akin din. May kape ka ba dyan? Kopi ko yan. Oo. Wala. So malinis. Oo. Malinis, walang hindi siya yung amoy madumi. Uh-oh. Na amoy burak. So i-imaginein mo na pag nag-amoy burak yung tubig mo, lasang burak na isda mo. Ganun naman talaga. Kung ano yung amoy ng tubig, yun din yung nagiging lasa ng ano, lasa ng isda. Mm. Kaya dito mini-maintain talaga namin yung water quality. Mm. Kasi pag maganda yung water quality mo, mas maganda yung growth ng isda, mas mabilis yung production culture namin. Mm-hmm. So yung dami ng produce niyo dito, ng harvest niyo, ito ba sa restaurant lang, sa farm ko lang, o nagbebenta na rin kayo? Nagbebenta rin kami sa labas. Mm-hmm. Nagsusupply kami sa Dalahican Port. Mm-hmm. Kasi minsan, kinukulang na ng supply ng isda pag may bagyo. Mm-hmm. Si farm ko nagdadala na rin ng isda doon para... Ano-ano yung naya-out niyo sa Dalahican Port? Sa ngayon, tilapia pa lang. Tilapia. Yung mga cream dory niyo, pangasius. Yung cream dory namin, nag-out na rin kami sa Nabotas. Nabotas. Ang layo na. Hmm. Nakakailang tonelada na kayo since yung unang harvest ninyo? Estimated namin siguro mga nakaka 5 tons na kami. Bago pa lang kasi. Bago pa lang yung 5 tons? Oo, bago in the span of 2 years? Oo. Kasama na yung paghukay, pagsiset up, yes. Sa 2 years na yon. Oo. Yet nakapag-produce kayo ng 5 tons. Yes, mamaya kung ano papakita ko sa inyo yung hatchery namin ng dory kasi okay. From hatching to grow out na yung ano namin dito, ginagawa namin. Mm-hmm. Yeah. So ngayon papakainin muna natin ang mga tilapia. Ito yung mga black tilapia natin, almost 2 months na sila. Magto 2 months na sila sa August 8. August 8. Oo. Yan. Ito, makikita natin yung gano'n sila kadami. Yan. Okay, so. Yun, eh. So sir, anong pinaka requirements ng ganitong sistema? To begin with, yung pinaka sistema na kailangan mong hindi pwedeng makalimutan bago kayo maglapag ng isda. Siyempre, unang-una dyan yung pond preparation. Mm-hmm. Kasi bago mag-stock dapat ng isda, naka-prepare yung water parameters mo para hindi ma-shock yung mga isda na ilalagay. Tapos, siyempre, yung maintenance. Dito kasi controlled environment siya. Mm-hmm. Araw-araw naming minomonitor yung water parameters niya. Halimbawa, tumataas yung ammonia. Mm-hmm. Naglalagay kami ng kailangan na minerals para... Mm-hmm. Papababa yung ammonia level. Mm-hmm. Tsaka meron kaming ginagawa doon na naka-recirculate siya. Circulating siya. Para yung excess na sludge nila napupunta doon sa filtration bago bumalik dito sa sa pond. So ito RAS system din ang gamit nyo? So hindi siya totally RAS. Ano siya parang pinaghalo siya na biofloc and RAS. Okay. Yeah. So ilang beses kayo nagpapalit ng tubig or nagdadagdag ng tubig? Every day, nagdi-drain kami ng mga 2%. 2%? Oo, to 5% para mabawasan lang yung flock density niya. Mm-hmm. Kasi minomonitor namin dito yung flock niya. Dapat nasa 10 to 15 ml lang yung
load niya para mas healthy yung tubig namin, mas healthy rin yung isda. I see. And yung lalim naman ng two water ninyo? Yung lalim ng tubig namin dito, sir, minimaintain namin sa 1 meter. Sa ngayon, 1 meter kasi 2 months pa lang eh. Mm-hmm. Pagka lumalaki, habang lumalaki sila, tinataasan namin. Ang maximum namin is 1.2. 1.2 meter. Nung El Nino, mas mataas kasi mainit? Hindi naman. Mm-hmm. Same lang. Same lang din. Oo, kasi napoprovide naman namin yung oxygen na kailangan nila through aerators. Aerators. Yung water ba ninyo is galing sa spring na rin? Oh yes, yung water bukal namin na. From spring na, kaya malinis na yun. Hindi na kailangan ng any special treatment? Yes, hindi na. Mm-hmm. Pero meron kaming gagawin, mag-ano kami ng reservoir din para doon namin titreat muna yung tubig bago pumasok sa pond. Mm-hmm. So pag katulad ngayon, buhos ang ulan, tag-ulan, ano, talagang walang tigil ang ulan, paano nyo naman na ma-manage yung tubig ulan na sumobra dito? Issue ba yun? Wala naman kasi yung system namin, may kita nyo doon sa gitna, may ano kami doon eh, may drain pipe kami. Overflow. May overflow pipe kami, connected siya doon sa labas. Kung ano yung level ng tubo doon sa labas, yun din yung level ng tubig na minimaintain namin dito. So pagka umulan, tatapon lang din siya doon sa overflow namin, diretso na po doon sa drainage system. I see. Yung tubig ulan ba sir, pag sumobra, hindi ba nakaka-apekto sa like pH level nila? Nakaka-apekto siya sa pH kasi si ulan is acidic talaga. Tumataas yung acidity ng tubig. Dahil nga dito naman sa amin, like, mas controlled naman namin yung system. Pagka nagbabadya pa lang yung ulan, nagre-ready na kami. Nagbabuffer na kami ng alkalinity para hindi mag-fluctuate yung pH namin. Dagdag na agad? Oo, dagdag na. Or pagka, kasi daily naman yung monitoring namin eh. Pag bumababa na yung alkalinity, nag-add na kami ng lime. I see. Para magkaroon na ng buffer ng, ano, ng alkalinity kahit na lumakas man yung ulan, kahit na 2 days yan, may buffer kami, hindi siya mag-drop agad sa ang pH niya. Ano naman ang mangyayari kung mag-drop? Siyempre, pagka yung sudden drop, magkakaroon ka ng mortality. Fish kill na. Fish kill. Kasi from range na 7, heavy rain. Sabi mo na nag-heavy rain ka. From range ng 7, biglang nag-drop siya ng 7. From 7, naging 6.0. Doon kasi nagkakaroon ng mortality. Pero pagka yung ang drop niya lang is from 7, naging 6.9, 6.8. Wala naman yan. Okay pa. Manageable pa. Manageable pa siya. Kasi mahahabol pa naman namin. Tsaka medyo parang sanay na rin yung mga isda. Oo, sanay na siya. Matibay-tibay na rin. Tilapia naman, matibay naman sa ganyan. Yes. Pa. Tsaka kasi, ginagawa namin dyan, nag-nursery system kami. Kumbaga parang baby, maliit pa lang sila, binibigyan na namin yung mga vitamins na kailangan nila para paglagay sa grow out, matibay na talaga. Conditioning na. Oo. Mamaya makikita nyo doon kung paano namin kinukondisyon yung mga fry. Yeah. Ano sir yung message nyo sa mga kababayan na natin na matagal nang nag-aquaculture pero hindi pa nila na-adapt yung ganitong sistema? Ano yung advantage nito compared dun sa makalumang pamamaraan ng pag-aalaga ng tilapia or kahit anong isda? Sa makalumang pamamaraan kasi, bukod sa kukunti yung stocking density na mailalagay natin doon sa fish pond natin, mas mahirap natin makontrol yung environment eh. Kasi unang-una may pH yung tubig, may pH din yung lupa. Tapos yung mahirapan din tayo doon sa waste nila. Hindi mo siya maididrain eh. Kumbaga sa mga lumang pamamaraan, pagka natapos yung culture period, nagpapantrep ulit sila, tinatanggal nila yung mga waste doon sa isda. Dito, sa bagong technology na to, mas maliit lang yung lagayan mo, mas madami yung stock na pwede mong ilagay, mas controlled mo yung water parameter mo. At the same time, pagka-harvest mo, halimbawa, mag-harvest kami ngayon, kinabukasan, pwede na ulit kami maglagay ng tubig, maglagay ng isda. Oh, wow. Kasi mas konti na yung gagawin. Wala ka nang gagawin, ano, yung idadry mo pa yung lupa, maglalason ka pa. Yun, tumatagal ng mga 2 months yung, ano doon eh. Land preparation. Dito, umaabot na ng mga 1 week. 1 week to 10 days, pwede na lang ulit mag-cultured. At ano pa, mas controlled mo yung environment. Ikaw, parang ikaw yung master ng tubig mo. Ikaw yung magsasabi kung
ano yung timpla niya. Kung alam mo kung paano. Yes. Kailangan mo talagang malaman yun bago mo pasukin yung ganitong system. Mm-hmm. Kailangan pag-aralan mo muna yung mga water parameters na kailangan, tsaka yung mga timpla ng probiotics and other ano minerals na kailangan ng pond. Sir, sa maikling explanation, yung water system natin, so from the spring, may reservoir kayo, didiretso na agad dito? O yes. Meron pa siyang treatment facility? Actually, doon sa reservoir, doon na tinitreat yung water. Okay. Ano yung treatment na ginagawa nyo lang doon? Mga basic treatments or ano medyo lang, may advance? May nilalagay lang kami na ano na pang disinfect para mamatay muna yung mga unwanted na bacteria doon bago pumasok dito sa grow out. So from reservoir diretso na dito after treatment, tapos yung 100% na tubig nito within the span of 4 months, ilang beses kayong nagwo-water change ng malaking percentage? Actually, hindi kami nagwo-water change ng malaking percentage . Yun lang, yung mga 2% per day. 2% per day. Kasi ang mine-maintain lang namin dito, yung plaque density niya pag tumataas. Mm-hmm. Ang kinukuha lang talaga namin yung solids. Mm-hmm. Mga dumi-dumi nila, mga residue ng Yung residue ng pagkain kasi, kino-convert na nung bacteria namin into microbial protein. Mm-hmm. Sila na rin yung tumutulong na maglinis yung tubig. Pag sumusobra lang yung load ng beneficial bacteria namin or yung plaque, kaagaw na rin siya nung mga isda sa pag-consume ng oxygen. I see. So, kaya minimaintain namin na ibaba din dun sa 10 to 15 ml yung plaque density para hindi sila magkaroon ng pag-agawan doon sa oxygen level sa loob ng pond. Kasi high stocking density kami. Mm-hmm. Sobrang. Ang dami, no? Oo. So, itong ganito kalaking pond, may ilang tonelada to? May abot ba na 1 tonelada? Lampas, sir. Lagpas. Oh, ang carrying capacity nito, ang target ko dito sa isang pond na to, 7 tons. Oh, wow. Sa isang... Kasama na yung tubig doon, lahat. Hindi, isda lang yun. Isda pa lang yun. Uh-oh. Oh, wow. And etong ganitong klaseng material, sa how long yung projection na mag-last siya bago kayo magpalit ng bago? Siguro abutin to ng mga 10 to 15 years. Oh, good investment na rin. Yes, good investment na din. Yeah, so sa mga gustong itanong na siguro mga viewers natin, gusto na nalang itanong magkano yung isang ganitong circular pan setup? Hindi estimate. Hindi ko masasagot yung exact na roughly, sir, mga roughly sa tingin. Siguro abutin din ng million. Yung ganito, isang pond lang? Oo, yung ganito kalaking pond. Okay, so you have 24 ponds here, circular. 20. So, the circular pond. So, nabisto na natin kung gaano kayaman ng farm ko. Basically, sa mga viewers natin na gustong dumalaw dito, i-enjoy yung mga adventures, mag-food trip, pwede na rin silang matuto at huntingin ka dito. Yes, pwedeng. Hanapin nyo lang ulit si Kuya Ryan. Si Kuya Ryan. Kuya Ryan, may sirena ba dito? Wala eh. Shokoy meron. Don't forget to like and subscribe.